Eto naman, kakaba-kaba mga customer ng water services ngayon na sa Alert Level 4 ang Metro Manila. Sa abiso ng MWSS, pwede na kasing maputulan ng tubig ang mga hindi naka-granular lockdown. Doon sa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Magtatatlong buwan nang di nakakabayad ng tubig ang pamilya ni Elena sa Makati. Nataon lang na di sila napuputulan noon dahil nasa MECQ ang Metro Manila hanggang nitong Miyerkules. At ngayong sinusubukan sa NCR ang bagong alert level system, kinakabahan si Elena na baka bigla na lang sila maputulan ng tubig. Ang asawa niyang construction worker, di naman daw agad-agad makakasahod kahit pwede na siya magtrabaho ngayon. Makakabayad siguro kami pa isa-isa, hindi yung kabuuhan kasi medyo mabigat din siyempre ka. Kumakain din kami. Tapos yung anak na tumutulong sa akin, may ginagatas dalawa. Eh, ngayon nga ang sahod niya, 6 na araw lang. Ay, yung trabaho naman ng asawa ko, construction, paputol-putol din. Tulad yan, kaumpisa pa lang. Hindi mo pa alam kung ilan araw lang din. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, mga lugar lang nasa ilalim ng Alert Level 5 at mga nasa granular lockdown ang suspendido ang pagputol ng supply. If there's a granular lockdown, no disconnection. Ayaw po natin na magdagdag ng hirap sa ating mga consumers na naka-lockdown na nga sila, hindi sila makalabas, hindi sila makapasok ng trabaho at kumita, hindi sila makapunta sa payment centers eh. So bakit pa natin papahirapan sila? Back to normal if you are in an area that's under alert level 1 to 4 and not under granular lockdown. So you can be disconnected. Sa kabila ng abisong ito ng MWSS, tiniyak ng Manila Water na hindi rin ito magpuputol ng serbisyo ng tubig sa mga customer nasa alert level 4 areas. Ganito rin ang gagawin ng Maynila. Pero magsisimula na itong mamahagi ng Notice of Disconnection para makapaghanda ang mga customers sa pagbabayad sa susunod na buwan. Sa kabila ng palugit, umapela ang MWSS sa mga customer na kaya ng magbayad ngayon para may pagpatuloy ng 2 water concessionaire ang kanilang operasyon. Pag hindi po sila makakuha po or makakolect ng kanilang revenues, ay ito po ay pwede po maapektuhan ang kanilang operations dahil wala po silang cash flow at hindi po sila makakapagbili ng mga requirements, hindi po sila pwede magpasahod, hindi po sila pwede magbayad ng kanilang utang, hindi din sila pwedeng makabayad ng kanilang mga capex spending. So may effect po lahat yan. At sa mga di pa rin makakabayad pagtungtong ng Oktubre, pwedeng makipag-ugnayan sa inyong service provider para humingi ng extension o makipagkasundo para sa mas maluwag na payment scheme. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.